Igan, sa buong bansa na ipatutupad ang alert level system para sa COVID. Mababa na rin ang risk sa COVID ang ilang pangunahing lungsod sa bansa. Pero para hindi ulit magka-surge ng mga kaso, booster shots pa rin ang hinihirit ng ilang eksperto. Kung kailan yung target simula, alamin sa pagsaksi ni Lea Alves. Miss mo na bang mag-3-point shot? Ngayong nasa alert level 2 ang NCR, ilang piling basketballan ang pinapayagan ng LGU na makapag-operate. Masaya po kasi sa sobrang tagal po ng pandemic, ay ngayon lang po kami nakapaglaro. They are allowing a 80% capacity, pero ngayon, vaccinated players lang yung pinapapasok natin. So, 14 to 16 players only. Audience are not allowed. Pero sa mga nag-iisip mag-organize ng paliga sa barabarangay, time first muna daw, sabi ng MMDA, habang binabalangkas pa ang polisiya. Ang pagluwag ng COVID restrictions, ramdam pati ng mga bata. Nakakaagala na po sila, nai-enjoy na po nila yung mga ganitong tanawin. Masaya din po kasi nakikita din namin sila masaya. Hiling ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion para makabangon ang mga negosyong pinadapa ng pandemya. At least December 1, we should move towards alert level 1. Let us take a more aggressive role in really vaccinating our citizens, especially in the provincial areas. Kung pagbabatayan ang mga numero ayon sa Okta Research, low risk ang COVID situation ngayon sa bansa. Low risk din ang Metro Manila na may 365 average daily cases at 3% positivity rate. Very low risk naman ang Cebu City at Davao City. All indicators are looking good so far. We are at the point where we might reach a plateauing sometime soon, or cases might decrease further. We think it's going to be the latter. Why would cases decrease further? Because of the or continued vaccination. Ang alert level system nga ipatutupad na sa buong bansa alinsunod sa executive order ni Pangulong Duterte. Apat na phases ang implementation. Nauna na ang NCR, Central Luzon, Calabar Zone, Central at Western Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Sa phase 2, isusunod ang Ilocos Region, Eastern Visayas at Soccsaygen. Depende sa IATF kung kailan mismo ipatutupad, pero hindi dapat lumagpas ng November 30. Matapos ang isang linggo, iiral din ang alert level system sa tatlo pang rehiyon hanggang ipatupad sa nalalabing bahagi ng bansa gaya ng BARM. Ngayong araw, 1,974 ang naitalang bagong kaso. Bumaba rin ang active cases sa 28,660. Pero hindi pa rin dapat magpakampante, lalo't ayon sa Okta Research, posibleng muling magparamdam ang Delta variant. Panawagan nila, we must prepare to administer boosters as our population immunity will wane after 6 to 8 months. Naipasa na ng vaccine expert panel yung kanilang recommendation sa FDA. Yung WHO SAGE, nangako rin po sila sa next week po, magbibigay na po sila ng guidance and protocols for the administration of boosters. So, inaasahan natin na next week magsimula na tayo. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.